リナママリナママです。今回はミートボールを作っていきます。はい、それではレッツゴー。So, eto na nga guys, yung mga nakikita nyo ay ang ating mga gagamitin para sa ating nikodanggo or tinatawag na meatballs, no? Meron tayong mga ingredients na nandito sa platito. Soy sauce, cooking wine, mirin, and brown sugar. Ayan, yung mga nasa platito na apat, no? And then, ito naman. So, guys, ito yung ating gagawin na nikodanggo o meatballs, no? Tapos, ito yung egg. Ilagay natin sila dyan. Tapos, maglalagay din tayo, guys, ng lalagyan din natin ito, no? Panko or breadcrumbs. Lagay natin. Breadcrumbs, no? So, ganyan lang karami ang ating breadcrumbs na ilalagay dyan. And then, lalagyan din natin siya ng shokosyo, konti. So, lagay natin siya dito. Ayan. And then, mix natin sila together, no? Mix together kasama na dito yung ating chopped onion at saka chopped carrots o carrots, no? Tapos giniling na baboy. Ayan. Or ano, meatballs, nikodanggo kung tawagin dito sa mga Hapon. So, yung itlog, andyan na din yan. Haluin lang natin silang mabuti, no? Mix them together. Kailangan evenly mix na to, no? So, continuous ko lang ang paghahalo, guys, no? Then, balikan ko kayo. So, eto na siya, guys. Nahalo na natin siya. Ganyan lang kasimple, no? Ang paghalo. Hindi naman kailangan na haluin ng masyadong matagal. So, kukuha lang tayo ng mga isang kutsara o hindi naman siya ganong kapuno. Yan, mga ganyan lang. Kuha tayo ng ganito karami and then i-ano natin siya. Bibilugin natin siya, no? And then, ito na yung ating kawali. Nagpapainit na tayo ng kawali natin. Lagyan din natin siya ng konting cooking oil, no? Maglagay tayo ng cooking oil sa pan. And then, mainit na po yan sobra ang ating kawali. Diyan natin muna ipiprito ang ating mga meatballs. So, hinaan lang natin yung apoy. Hindi pwedeng malakas kasi mag-ano tayo. Marami tayong gagawin. So, habang nag-bibilog tayo nito, ganito lang guys, no? Sa palad lang, no, guys, no? Ganyan lang. Huwag natin siya masyadong dainan, no? Ayan, ganyan lang siya kasimple. Walang lakas dapat yan. Ganyan lang, oh. So, ayan na siya, guys. Para kapag naluto siya is, ayan, tawag doon, para siyang yung fuwa-fuwa. Ayan, ganyan siya, guys. So, lagay na natin siya. Dahil mainit na ang ating kawali, so, sunod naman natin siya. Ganito. So, kailangan lang pare-parehas ang laki ng kanilang pagkakabilog, no? Pag medyo balakke, bawasan natin. Dapat pare-parehas yun pala yan. Hindi rin napaparehas yung ano. Ayan, ganyan. So, kailangan mabilisan to kasi nakasalang na yung isa. Kailangan sunod-sunod na yan na malagay para
pare-parehas silang maluto ng maayos, no? So, ang gagawin natin para hindi ako masyadong magmamadali dito is hihinaan natin ang ating stove, no? Low heat lang. Low heat natin siya kasi masyadong marami itong aking binibilog. So, kailangan low heat lang tayo. So, ayan. Kita nyo yung aking kamay. Bilog-bilog lang. Malinis po ang ating kamay, no? Nagugas muna tayo. Ang kamay natin, syempre. Ayan, ganyan. Ayan. So, binibilog lang natin sila. And then, lagay natin sila dyan. Ayan. Wala yung ano, yung takabaliktad ko nito eh. Dati pag nagluluto ako nito, yung anak ko nanonood siya, binabaliktad niya yung mga bilog-bilog na yan sa kawali. Ngayon busy siya sa panonood sa kanyang iPad, kaya wala akong ano, assistant. Walang assistant, guys. Wala yung assistant ko, pero ano, mabait naman siya kasi nag-help na siya sa gawain bahay. Pag minsan, siya nang naglilinis ng bathtub namin. Sabihin niya, Mama, pag maaga akong umuwi, ako na yung maglilinis ng bathtub, ha? Sabi ko, sige, pag hindi ka pagod, okay lang naman na linisin mo. So, since marami na tayong nakalagay sa ating kawalid, dinagdagan natin yung apoy, no? Kasi syempre, pag naglalagay tayo ng meatballs dito, nababago yung temperature niya kasi dumarami sila, di ba? So, mag-a-add tayo ng heat ng ating ng stove, no? Para maluto din yung iba na bagong lagay. Ganyan lang siya kasimple, guys. Ang galing. Bilog agad, di ba? Bilog ka agad. Hindi kailangan na madiin, no? Kita nyo naman, no? Ganyan lang siya kasimple. Hindi kailangan na madiin. Inaanuhin mo lang bilog-bilogin. Ikot-ikot lang sa palad. Ayan, o. Oh. And then, prito natin sila. Pag minsan napaparami yung kuha ko, minsan naman kulang. Dagdagan natin. Siyempre, lutong bahay lang naman tayo. Hindi naman tayo, ganun kagaling magluto. Tama lang na, pang bahay luto lang. Ayan. Kaya minsan, unbalance yung ating nabibilog, no? Ayan. Ganito lang, guys, no? So, ito na. Ilan na lang ito, siguro. Hatiin ko na lang sa dalawa to kasi ano na lang sila, sakto na lang dalawa to. So, mahina na naman yung stove. Mag-add naman tayo ulit. Actually, pag nagagawa ako nito, hindi ko masyadong chinachap yung onion. Gusto ko yung medyo, yung katamtaman lang ba, para may nakakagat-kagat ka pa. Mas gusto ko yung ganon. Kasi yung natikman ko nito na luto, na gawa talaga sa mga restaurant dito, hindi mo makikita yung onion na nakachap sa meat. So, ako mas gusto ko yung may nakakagat ako. Malutong, para malutong-lutong siya. Mas masarap kayo. Pwede rin lagyan natin to ng cheese. Halimbawa, open natin siya sa dito, sa loob. Hatiin natin siya, tapos lagyan natin ng mozzarella cheese or cheddar cheese. Basta yung cheese, kahit ano yung gusto nyo, yung prepared na cheese. Pwede nyo siyang lagyan, no?
So, magbabaligtad na tayo ng ating, guys? Magbabaligtad tayo ng ating piniprito. So, wait lang guys ha. Hugasan ko lang ang aking kamay bago tayo magbaligtad. So, hugas na ang aking kamay. Baligtadin natin sila, no? Then, lilipat natin to guys dito para mas malapit, mas makita nyo sa camera, no? Okay. So, let's flip our Mito Dambo. Baligtarin natin sila, no? Kasi kanina pa to. Ayan. Okay lang yan guys, na ganyan ang itsura niyan, no? Yun. Diba? Yan. Okay lang na ganyan siya na medyo parang nagko-color brown. Na medyo parang medyo toasted. Ayos lang yan. Yan, ganyan. Mas masarap siya kainin guys pag ganyan, no? Kasi malutong. Yun. Mas gusto ko yung ganito, yung ganitong klase na. Oh. Malutong pati siya. So, okay lang naman yan. Magiging ganyan yan lahat. Magiging parehas yan lahat, no? Babalik-balik ka rin natin yan, mga apat na beses siguro, ganun, hanggang sa maging pare-pareha sila. So, yan. Yan, ganyan. Okay. Yun. At ating Mito Dambo. So, hintayin lang natin sila na maprito-prito, no? Punasan lang natin yung mga ating gilid-gilidin mo. Simple guys, gumawa ng meatballs. Yung iba, hindi nila nilalagyan ng carrots, so carrots, no? Ako, nilalagyan po. Hindi para, para healthy, no, guys? Okay lang naman yan na may gulay yan. Na may ilagay tayong gulay dyan sa kanya, no? Simula na tayong magbalibaligtad kasi yung mga side din dapat maprito siya, no? Yung mga side is dapat maprito, so chopstick na gagamitin natin pagbaligtad para yung mga gilid-gilid, oh, diba? Nakita nyo guys yung mga pula-pula, no? Sa gilid. So, kung asan yung makulay, yun ang aking nilalagay sa ating kawali. Ayan. Alam nyo ba yung mga yung sauce nito? Sweet sauce ang ating dito, no? Ang ating sauce sa ating Mito Dambo or sa ating meatballs. Japanese style, no? Ayan. Ayan. Hanggang sa maganyan lang siya, guys. So, kapag nawala na yung mga pula ng mga other side ng ating meatballs is tatapusin na natin ang pagpiprito nito, no? Kasi baka naman ma-overcook naman siya. So, okay na to. Yan. So, patay na natin ang ating stove, no? And then, nilipat natin siya sa isang
balikan. Nandito yung ating pinggan. So, ilipat natin siya dito sa ating pinggan. Tapos, pagkalipat natin dito sa pinggan is tatanggalin lang natin yung ibang cooking oil na natira dito sa ating kawali, no? So, kitchen paper lang yan, guys, no? Tapos, hahayaan lang natin na ganyan yung kulay niyan. So, ito yung kitchen paper. Lagay lang natin siya dito para mawala yung oil. Yung mga excess oil. Although, ano naman to, guys, zero cholesterol oil, pero tatanggalin natin siya, no? Yan, ganyan lang, guys, ang pagtanggal, no? Tap, 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 and then tanggalin natin siya. Yung mga natitira dyan, ng mga nakikita nyo is mga sibuyas. Siyempre, may mawawalang sibuyas yan. And then, lagay natin ang ating, lagyan natin siya ng water. Ito siya, 1 half yan, 1 half, 100, 140 or 150 milliliter na water, no? Ang ilalagay natin dito, bago natin siya lagay dito, isunahin muna natin ang ating soy sauce. Yun. 2 to 3 tablespoon of soy sauce ang ilalagay natin dyan, okay lang, guys. And then, ilalagay naman natin ang ating cooking wine. Lagay na rin natin siya dyan. And then, ang ating mirin. Mirin. Ayan siya, guys. Ang ating mirin. Lagay na rin natin siya. And then, let's put the water. Mga half cup lang, guys. Half cup. Half cup of water. So, yun. Half na siya. Taksan natin yung apoy para kumulo lang siya, no? Kailangan natin siyang takuloyin ng maayos, guys, kasi yung anong tawag dito, guys, yung cooking wine, no, kailangan mawala yung wine, yung espirito, yun, yung spirit ng ano, ng cooking wine. So kailangan natin siyang takuloyin, medyo malakas na, inalan natin ng konti. So ganyan siya, guys. So, since mahilig ka sa sauce ang aking anak, sila, mas gusto nila marami daw ang sauce. So, yan ang gawin natin. Dagdagan pa natin, no? So, dito naman sa ating itong tubig na to is 50 ml, no? Lalagyan natin siya nito, yung pangpalapot o tinatawag na katakuriko. Lalagyan natin siya ng 1 spoon. 1 spoon, no? Half spoon pala, guys. Pagka tablespoon na marami pala yun. So, half teaspoon, half tablespoon, sorry. Half tablespoon lang, guys, no? Kumukulo na siya. Hayaan lang natin siya kumulo ng maayos, no? Okay lang yan. Nakumulo-kulo siya dyan. Kahit na mga 10 minutes, pakuloy natin siya dyan. Para mawala yung spirit. Maghalo yung mga lasa nila. Soy sauce, cooking wine, and mirin. Ano ba yung Tagalog sa mirin? Hindi ko rin alam. Mamaya, i-check natin. So, ayan. So, nilagyan ko na yung ating, ayan, no? Nakikita nyo, guys, yung white. Yung white na yan. Yan yung pang, ano, yung katakuri ko. So, yan yung nagpapalapot sa ating, ano, talagang malapot talaga, no?
nagpapalapot sa ating gagawin na sauce. So, kapag nilagay natin ito mamaya is kailangan dahan-dahan lang, no? Kasi pag nabigla naman siya, is itigas na siya. Ganyan siya guys, oh, parang milk lang. Para lang milk. Mamaya ulit natin ito haluin. So, itay natin ito, yung ating ginagawa na, ano, na sauce. And then, sugar, no? 3 tablespoon of sugar to guys, no? Yung ating ginagawa. So, haluin lang natin siya dito. Pakuluan lang natin ng mga 1 to 2 minutes. 1 hanggang 2 minuto, no? Ayan. 1 hanggang 2 minuto lang, no? And then, balikan ko kayo kapag okay na to. So, eto na siya guys, ang kanyang sauce, no? Okay na ang ating lasa. Nakuha na natin yung tamis ng kanyang lasa, no? So, kumulo na siya ng maraming minuto. Ilalagay na po natin ang ating nikodambo or ang ating meatballs. Lagay na po natin sila lahat dito. And then, papakuluan po natin to ng mga 5 minuto lang, no? Ayan. Lagay lang natin sila dito. Pakuluan lang natin ng 3 to 5 minutes to, guys, no? 3 to 5 minutes, no? So, habang kumukulo siya, baliktarin natin sila. Ayan, ganyan, para mas spread yung kanyang sauce. Pero mamaya, meron pa namang procedure para dito, no? So, ganyan lang siya, guys. Pag kumulo na to ng maayos, ay, pag kumulo na siya ng hindi naman maayos ng malakas, pag lumakas na yung kanyang pagkakakulo is ilalagay na natin ang ating pampalapot dito, no? Kasi hindi siya pwedeng ma-overcook naman, no? Ang galing ng mga niluluto ko, bawal ma-overcook guys, kasi titigas yung ating meat. Luto na naman po kasi yan sila, so ganyan. So, lagay natin ang ating pampalapot na ito. Itong hinalo natin kanina, yung katakuriko, or dumatigas na naman siya ulit. So, kailangan hahaluin lang natin siya. Ayan siya guys, oh, para siyang milk, no? So, pag nilagay natin siya dito, is dahan-dahan lang, no? Habang hinahalo, habang kumukulo, dahan-dahan, pero hinahan natin si apoy. Kasi hindi pwedeng sobrang kumukulo siya, tapos lalagay mo siya. Sa umpisa lang, okay lang yan. So, ito na guys, no? Lagay na natin sila. So, yan guys. Ayan. Medyo tano natin, no? Para makita nyo. So, ganyan siya guys. So, kung saan na ito na lalapot, yung sauce niya, no? Ayan. Konti-konti. Tapos, hayaan lang natin sila na kumulo. Ayan. Kapag nakikita nyo na hindi naman siya malapot pa, hayaan lang natin silang kumulo kasi meron pa naman tayong ginawa dito. Yan. So, kapag nilaksan mo yung apoy, makikita mo, nag-ano na siya, nagtitikin na siya, di ba? So, hindi naman siya pwedeng gano'n na ano, na mag-tikend lahat. So, ayan guys, so, sauce na. Okay na ang ating sauce. Ganyan lang siya kasimple guys, no? Ganyan lang po kasimple gumawa ng nikodambo or meatball. Balls, meatballs, marami to eh.
pag-isa meatball lang. Ay, marami to guys eh. Kaya lagyan natin ng S. Masaway. So, takpan ko lang to guys, no? And then, pakuloyin lang natin siya ng 3 minuto. Then, okay na to. So, ayan na siya guys. Luto na ang ating Nico Dango. Tingnan niyo naman guys, oh. Diba? Tingnan niyo yung sauce. Luto na po ito guys, no? Ganyan po siya kasimple yung gawin. Oh, diba? Sarap nito guys. Kain tayo. So, teka, angat natin to ha, para makita niyo yung sauce. Kita ba guys? Tingnan mo, oh. Ganyan siya. Oh, diba? Malapot. Napaka-thickened. Ganyan lang kadali ang magluto nito. Simple lang. Tapos hindi siya sunog. Oh, look at the sauce. Ayan yung hinahanap ko na consistency ng sauce niya. So, lipat lang natin siya sa serving plate, no? And then, tapos na po tayo sa ating menu for today. Dekiagari! Deki mashita! Natatawa sa sariling ano, boses. So, here's our meatballs. Nico Dango. Ewan ko kung Nico Dango ba yan, pero Nico Dango yan, no? So, ayan, meron tayong mga parang pangtusok-tusok dyan para matuwa ang aking anak sa aking decoration ng aking pagkain today. Meatballs! Tingnan nyo naman guys yung sauce. Oh, grabe. Grabe yung sauce. Napaka ano. Sobrang lapot niya. Sobrang sarap nito guys. Try nyo din kapag may oras kayo. Try nyo din magawa ng ganito guys. No? Napaka simple lang, no? Tsaka yung, tignan nyo yung color niya, no? Konti lang naman yung soy sauce na nilagay ko. Pero ganyan siya. Tsaka ang gagamitin nyo dito is red. Brown sugar. Brown sugar, no? So, ayan. Para matuwa si Rina mamaya. Ayan siya. ここまで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。はい。それでは、バイリナー、バイママー、Thank you for watching, guys! Please like and subscribe!